Nung huling season ng Ride PH, nagkaroon tayo ng pagkakataon gumamit ng iba't ibang magagandang motorsiklo at madala sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Pero ngayong Ride PH Season 6, minabuti namin bigyan ng bagong bahay ang Ride PH Garage. Dito sa Brixton Street sa Mandaluyong, madalas tumambay ang mga rider. Dahil ang mga establishment dito para sa mga rider talaga. Isa na dito ang Brixton Bespoke Bikes, isang motorcycle lifestyle shop. The key word is bespoke, no? So when you talk about bespoke, you're talking about tailored, customized, personalized, and that's really what we offer. So we're complete in that sense. We have a little bit of this, a little bit of that. When you talk about motorcycle lifestyle, we consider ourselves purveyors of style. Sari-sari nga ang makikita at mabibili mo rito. May helmets, shirts, jackets, at kung ano-ano pa. Siyempre, may mga motor din na for sale. At yung iba, customized pa. Pero sa likod nito, may motorcycle workshop na perfect spot para makilatis natin ang mga iba't ibang motorsiklong re-reviewin natin ngayong Season 6. Bago nagkaroon ng adventure bike segment o ng enduro bikes o kahit ang dirt bikes, yung mga ginagamit na motorsiklo noong panahon sa off-road, yung mga ano lang to eh, mga modified road bikes na tinaasan lang yung suspension at binigyan ng mas malaking gulong. At yung natawag sa mga motorsiklo na to is yung scramblers. Do everything bike, ika nga ang scramblers. Pero nang nauso yung specialized bikes tulad ng dirt bike, enduro at adventure bikes noong 70s at 80s, nakalimutan na ng marami kung ano ang scramblers. Nagbalik na lang ulit ito nang mauso na ulit ang retro bikes. At isa nga rito ang Triumph Scrambler 1200XE. Nagamit pa sa latest James Bond movie na No Time to Die. Naibalik nga kaya nito ang totoong essence ng isang scrambler. Functionality-wise, since ang scrambler nga ay isang off-road capable bike, so unang tingin pa lang makikita mo ng kayang-kaya sa off-road itong scrambler. Dahil una, makikita mo yung ground clearance napakalaki, napakatangkad, yung suspension napakahaba, at ang gulong, 21-inch ang harap at 17 ang likod. Hindi tulad ng mga ibang adventure bikes or mga litter bikes in that sense na yung ngayon kasi technology-wise, komplikado na gamitin, di ba? Yung mga screens, malalaki na, maraming mga fairings, maraming mga accessories. Itong scrambler, galing sa labas, napaka-simple pa rin. Tulad ng mga dating, mga original na scramblers na very basic ang design. Pero, don't let it fool you, itong scrambler 1200, kahit simple lang ang itsura, madami pa rin mga technologies na nakatago. So kahit sabihin nating basic itong scrambler 1200, meron din itong mga modern technologies na naka-integrate tulad ng ABS, traction control, at riding modes. Yung riding modes, may mga preset tulad ng rain, road, sport, off-road, at ang off-road pro. Meron din ito yung tinatawag nilang rider mode na kung saan pwedeng i-customize ng rider yung ABS, traction control, at saka engine mapping sa iba't ibang levels of intensity depende sa kanyang preference. At makikita mo dito, gumagamit ito ng all-in suspension sa harap at saka sa likod na kung saan fully adjustable ang preload, damping in terms of compression at saka rebound. So, yung suspension niya can be adjusted to almost every weight ng rider. At kung gagamitin niya ito off-road, on-road, touring, may angkas or may dalang gamit, kaya itong mag-adapt sa kahit anong sitwasyon. Nakapares sa kanyang off-road suspension ay isang dual-sport semi-off-road tires din. Gumagamit ito ng Metzeler Toran sa gulong, 21-inch sa harap at 17-inch sa likod, which is typical sa mga ginagamit ng mga adventure bikes. So subok ito pagdating sa mga off-road. Pagdating naman sa preno, itong Scrambler 1200XE gumagamit ng top-shelf Brembo calipers, twin disc sa harap at single disc na 4-piston sa likod. Basically, it means na napakalakas ng preno nito para sa motorsiklo sa ganitong class. Pero kasi dapat lang naman na malakas ang prenong ikabit nila dito dahil gumagamit nga naman ito ng 1200cc na makina. Noon ang Triumph sa paggawa nitong mga twin-cylinder engine sila mula pa noong 60s. Hindi nagkakalayo ito dito sa mga sinuunang motorsiklo ng Triumph dahil ito ay gumagamit
ng twin cylinder pa rin. Pero syempre, gumagamit ito ng mga modern technologies na tulad ng fuel injection at saka mga adjustable engine mappings. Ngayon, pagdating naman sa ergonomics, tall wide handlebars ang ginagamit ito. Typical sa mga scrambler bikes at saka sa mga motorsiklong ginagamit off-road para malaki ang iyong leverage, lalo na kapag nagne-negotiate sa mga rough terrain. Yung upuan nito, gumagamit siya ng bench seat ang tawag dito. Basically, isang mahabang upuan kung saan kasya ang isang tao at ang kanyang luggage o pillion. Ngayon, bakit sila gumagamit ng bench seat? Hindi siya kasing comfortable ng two-piece na upuan, pero mas useful siya off-road kasi pwede mo mas madaling i-shift ang iyong body weight. Ngayon, pag sumampa ka dito sa motorsiklo, ang unang mong mapapansin ay yung tambucho sa kanan, medyo mataas at malapit sa iyong binte. Ginagawa ito sa mga unang scrambler para maiwasan tamaan ng bato at ng iba-ibang debris, yung tambucho. At pangalawa, para hindi pasukan ng tubig yung makina pag tumatawid ka sa ilog. Yun nga lang, medyo mainit yung tambucho. May mga heat guard naman ito, so hindi naman nakakapasok. Pero pag nasa traffic ka, mararamdaman mong andun yung makina. Pangalawa, yung radiator na andito sa kaliwa. So hindi naman lagi nag-on yung radiator, pero pag na-stuck ka sa traffic or pagbabagal ang iyong takbo, madalas ito nag-on at nagbubuga ng mainit na hangin dito sa kaliwang bahagi ng iyong binte. Nung ginagamit ko to, paikot-ikot sa loob ng city, kahit sabihin mong matangkad at mabigat yung bike, masaya siya gamitin. Kasi makitid yung profile ng bike, so madali siya i-maneuver around traffic. Tapos pagdating sa expressway or sa mga long rides, kahit sabihin mong walang kahit anong form of weather or wind protection yung bike, komportable naman ako gamitin ito. Dahil yung torque ng makina, napakalaki, parang baliwala lang sa kanya mag-cruise sa mga expressway speeds. At saka meron pa rin siyang built-in na cruise control, so hindi ka lagi nakasakal sa throttle. So itong Triumph Scrambler 1200XE ay hindi man lang kasing likse ng sports bike, hindi kasing gaang ng road bike, hindi kasing layo ng range kumpara sa adventure bike, hindi rin kasing komportable ng isang touring bike. Pero nagagawa niya to lahat. And then some. So kung kunwari kailangan mo ng isang motorsiklo, di ba? For a multitude of use, saktong-sakto ang Scrambler. Itong Triumph Scrambler 1200XE ay isang very versatile at jack of all trades sa bike. At para sa akin, binabalik nito ang tunay na definition ng Scrambler. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by Bain Maya. Next on Ride PH.